Hi, kayo na at X. Magandang araw sa ating lahat. Sa pagkakataong ito, muli ay ako po ay nag-aanyaya sa iba na hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel. Inanya ako po kayong mag-subscribe na at i-click ang ating notification bell para kayo po ay updated sa mga video na ating i-upload. Sa araw na ito, ating pag-uusapan ang mga permits. Ano ba ang mga permit na kailangan sa ating pag-alaga ng ibon? So, meron din palang permit na kinukuha lalo na sa pag-alaga ng mga ibon. Ano ba yung mga requirements para ikaw ay maging qualify o qualified sa pagkuha ng permit na ito? Okay, ano ba yung tawag sa permit na kinukuha? Ito nga po ang ating pag-uusapan ngayon, ang CWR o ang Certificate of Wildlife Registration. Itong Certificate of Wildlife Registration, ito yung nagbibigay ng kumbaga parang ticket para tayo ay legal na makapag-alaga ng African lovebirds. Ngayon, kung tayo po ay wala ganitong permit, nangangahulugan ng ating pag-aalaga ng African lovebirds o anumang ibon na kabilang sa mga endangered species ay masasabi po natin illegal. Ngayon, alam naman natin na kapag illegal ang ating pag-aalaga ng isang hayop o isang pet, ito po ay nagbibigay sa atin ng alalahanin dahil baka mamaya mayroong pong magsumbong o ma-insecure para tayo po ay sumbong sa DNR. At ito po ay maghahantong sa atin, ating pagmumulta o ang masaklapan nito ay pagkakakulong. So sa video ito, pag-uusapan natin yan para po tayo ay maging legal at hindi tayo makasagasa ng mga batas o ng batas na patungkol dito sa permit na ito. So ngayon, saan ba tayo kumukuha ng CWR? So tayo po ay pupunta o kinukuha po ito sa, kung taga NCR ka, ay kinukuha ito sa DNR NCR. So, meron po tayong mga address dito sa ating vlog na ipopost po natin para kayo po ay mabigyan ng exact location kung saan po kayo pupunta. Ngayon, pag-usapan naman natin, ano ba yung mga requirements na kinakailangan para tayo ay makakuha ng CWR permit? Ano ba yung mga requirements? Unang-una, yung requirements na kailangan, kayo ay bumili dapat dun sa breeder or tao na merong WFP. WFP pala ay ang Wildlife Farm Permit. So, dun lamang po kayo kukuha o bibili ng ibon para kayo po ay mabigyan niya ng resibo para kayo po ay magkaroon ng isa sa mga requirements para makapag-apply po kayo ng CWR. Okay, sino naman po ang pwede nating lapitan? So, dito po sa NCR, dito sa Quezon City, nandiyan po si Tatay Orly o si Sir Orly Mendoza sa may bandang Naranjita Street. So, i-Google map nyo na lang po, makikita ninyo yan. Ipopost po natin dito sa ating screen yung mga detalye about kay Sir Orly Mendoza. At isa pa, sa bandang Bulacan, Santa Maria, Bulacan, pwede nating lapitan si Sir Manny Balyada.
siya po ay mayroong WFP o Wildlife Farm Permit na pwede ninyong lapitan o mabilhan ng ibon para kayo mabigyan ng resibo. At kung kayo naman ay nandito sa Pasay, bandang Pasay, pwede ninyong lapitan si Ben C. So meron po siyang stall doon sa Cartimar. At si Manny Balyada rin po nga pala, meron siyang stall dito sa Cartimar. Pagtanong niyo lang po siya doon at kilala po siya doon sa Cartimar para kayo po yung ma-assist nila. At pag bumili kayo ng ibon sa kanila, meron po itong kakibat na resibo. Kung saan itong resibong ito ay pwede nyo magamit para kayo ay makapag-apply na ng permit sa inyong mga alagang ibon. So, sa pag-usapan natin, kung ikaw ba ay taga-probinsya, for example, ay taga Cavite or taga Laguna, ikaw naman ay bibili ng ibon dito sa NCR. Ano bang mga requirements na kakailangan mo? So, syempre, mangangailangan ka ng resibo. Syempre, resibo or pwede rin DOD or deed of donation na binigay ng isang CWR holder. O ikaw ay mangangailangan din ng LTP dahil o local transport permit. So kailangan mo ito kasi ikaw ay galing sa isang sa probinsya tapos kumuha ka ng bumili ka o nakapag-acquire ka ng isang ibon dun sa, for example, sa NCR. Ngayon, siyempre, magkaibang lugar yon, nasa NCR ka nakabili ng ibon. So, makakailangan ka ng LTP o yung Local Transport Permit. Okay, ano pa? Mga kailangan para ikaw ay makapag-apply na. Ngayon, kung meron ka ng mga ganito, pwede ka na mag-apply at pumunta sa DNR. Kung saan ang region mo. For example, dito ako sa region, sa NCR region. Pwede ka lang pumunta sa branch nila sa Quezon City para ikaw ay mabigyan na ng permit. So, unang-una, ano ba yung mga proseso? So, syempre, kung meron ka ng resibo galing sa breeder na may farm permit, ang gagawin mo lang, pupunta ka na doon sa DNR, NCR, for example, tapos dadalhin mo kasama yung mga ibon na ipaparegister mo. So, after nun, nag-fill up ka ng form, ng application form for CWR permit. So, after mong mapilapan yun, syempre, papasa mo na at iaano mo na doon, ipaparegister mo na doon sa permitting section nila. So, checkin nila yung mga ibon na dala-dala mo, ipapalagyan mo ng permit. Tapos, mag-aantay ka ng 2 to 3 weeks or 1 month maximum para ikaw ay ma-inspection nila. Yung aviary mo ma-inspection nila. Para sa ganyan ay dito makikita kung ikaw ay aprobado o qualified na magkaroon ng CWR permit. O CWR holder ka ba? Ikaw ba ay qualified o pwede ka bang magbenta ng ibon o magbigay ng resibo? So, ang sagot po dyan, hindi po. So, kung ikaw ay CWR holder, ang pwede mo lang pong ibigay ay DOD. So, yung DOD, deed of donation, binibigay ng CWR holder sa mga ALBS 1 lamang sa mga badges. At kung ikaw naman ay
WFP yan, pwede lang magbayad ng resibo. Ngayon, pwede ba magbenta ang CWR holder? So, ayon po sa batas, ay hindi po qualified na magbenta ang ano ang CWR holder permit kasi pwede siyang maano makasuhan ng illegal trading pagka ginawa niya po yun. So hindi po pwedeng magbenta ang isang CWR holder. Dapat kung gusto mong magbenta ng ibon, ikaw ay WFP holder or wildlife farm, meron kang wildlife farm permit para ikaw ay makapagbenta ng ibon. So ngayon, ano ba yung mga ano pwedeng ano maging cash yung maging multa kapag kainan mo kapag ikaw ay nahuli na ikaw ay nagbebenta ng ibon ng African lovebirds, for example. So pwede kang makasuhan ng illegal trading at makapagmulta ng hanggang 200,000 at makulong ng hanggang 2 years. So makulong ka lang hanggang 2 years. So napakasakit, di ba, sa part natin. So mag-aalaga lang tayo ng ibon, tapos ganun. Pag nahuli tayo ng nagtitinda dahil wala tayong permit o tamang permit, tayo ay makukulong. So para maiwasan natin yung mga aberyang kagaya ng ganyan, ay bakit hindi pa natin simulan o mag-acquire ng mga ibon dun sa tamang breeder na mayroong WFP permit para sa gayon ay maging ligtas tayo at maging safe tayo na hindi tayo mapahamak pagdating ng panahon. So syempre kung ikaw ay nag-aalaga ng isang hayop, like for example yung African lovebird, hindi natin maiwasan na mayroong magreklamo sa atin doon sa nakapaligid sa ating tahanan. So, syempre, kung meron tao na nagreklamo sa atin, ang magiging tendency nito ay tayo po ay misusumbong nila sa sangay ng DNR. Ngayon, pupuntahan po tayo ng DNR. Ngayon, kung tayo po ay napatunayan na lumabag sa batas, syempre, tayo po ay mapaparusahan ng pagkakakulong man o pagmumulta. Ngayon, para maiwasan tong aberya na ito, mapayapayo ko po, ay bakit hindi natin simulan o i-apply ng permit ang ating mga alaga. Para sa gayon, yun nga, tayo ay safe. Yung mga alaga natin safe, hindi po makumpiska ng DNR. So, usapang permit. So, magkano nga ba ang ating magagastos sa pag apply ng CWR permit? So sabi po ng DNR, 50 heads ang mababayaran kung meron tayong ibon na 50 heads na for example na ipapa-register sa kanila, ay 50 pesos lamang ito, parang pumapatak na 10 pesos per bird ang babayaran natin. So yun lamang po ang ating gagastusin, at maliban pa dun yung pamasahe siguro na gagastusin mo papunta doon sa DNR, NCR for example, kung ikaw ay taga NCR. Ngayon, ano pa ba yung mga pwede na naayo dito sa mga permit na ito? Halimbawa, ang ano pala, ang DOD pala ay para lamang pala sa kamag-anak. So applicable lamang pala ito sa mga kamag-anak. So, pwede ka magbigay ng deed of donation sa kamag-anak mo na pagbibigyan mo ng ibon. So, pag sinabing donation, ito ay libre. Wala pong bayad. So, yung iba, meron ibang mga breeder na merong CWR holder ay pinalalabas lamang nila na donation ito, pero sa katotohanan, ito ay binebenta nila. So, gaya nga nasabi natin kanina, na ang pagbebenta ng ibon na wala kang kakulang o tamang permit, ay maaari itong maghantong sa pagkakakulong o pagmumulta.
Ngayon di natin masabi kung ano, kung kailan tayo pwedeng mahuli o kung kailan meron taong magsusumbong sa ating ano, sa ating pagbenta, dahil ito'y ano, nangangahulugang illegal trading kung tayo'y mahuli o magtinda ng ibon na wala tayong tama o kaukulang permit para dito. So ngayon yung ano naman, yung ALBS 2 naman ay ang ALBS 2 hindi siya ano pasok dun sa DOD. So kapag ikaw ay binigyan ng ano ng DOD tapos ALBS 2 paparegister mo, hindi po siya pasok. So sa ALBS 1 lamang po siya applicable. Matagumpay na sinalaki ng Environmental Crimes Division ng National Bureau of Investigation at Enforcement Division ng DNR National Capital Region ang isang bahay sa Valenzuela City matapos na makita ng mga ibong iligal na inalagaan at binibenta. Tumamba sa kanila ang daan-daang paras ng lovebirds at pasture guards sa magkakailarang bird cages at pinasadyang kulungan sa isang bahay sa number 35 sa Pagite Street, Marulas, Valenzuela City. Now narito, napag-alaman ng DNR-NCR na may illegal na nag-aalaga at nagbebenta ng lovebirds sa nasabing bahay matapos naman nag-report ng kulito sa kanilang social media account. Agad namang nagsagawa ang mga hente ng NBI ng isang test by sa lugar at napatunayan itong sangkot nga sa illegal na pag-aalaga at pagbebenta ng mga ibon ang isang kinikilalang John Eric De La Cruz. Kabilang sa mga illegal na inaalagaan ni De La Cruz ay ang African lovebird eyring na itinuturing na isang endangered species sa ilalim ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wildlife Fauna and Flora o CITES at DNR Administrative Order 2004-15. Ipinagbabawal ang pag-aalaga ng wildlife ng walang kaukulang permit mula sa DNR, alinsunod sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001. Yung tao na yan is not the holder ng Certificate of Wildlife Registration and yung Wildlife Farm Permit, which would allow him to sell, to trade. So nung nakarating tayo doon, already ay my bus has been done by the NBI and the person was identified to be a certain De La Cruz. Matapos ang inventory ng mga ibon, kinumpiskan ng DNR ang mga ito at dinala sa Wildlife Rescue Center sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center sa Quezon City. Sinampahan naman ng DNR-NCR si De La Cruz ng kasong paglabag sa Section 27 ng RA 9147. Okay, maraming salamat mga kaibon sa muli ninyong pagsubaybay dito sa ating channel, Ren Ibonatics. At kung meron po akong nakalimutan o meron kayong gustong i-clarify or i-suggest, lalo na yung mga taong merong WFP o yung mga taong pwede nating mapagkunan ng source o ng mga requirements, like for example yung mga resibo, ay pwede nyo pong i-comment sa baba ng ating video para sa gayon ay kung mabasa po ito ng ating mga kaibonatics na sumusubaybay sa atin ay sa gayon matulungan po natin sila. Muli, maraming salamat muli mga kaibon sa inyong pagsubaybay dito sa ating channel, Ren Ibonatics. Kung di pa kayo nakakasubscribe, nanyan ko po kayo mag-subscribe at pinutin ang bell notification natin para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. At meron din po tayong FB account, or kung gusto nyo po akong i-add doon, pwede nyo po akong i-search Ren Ibonatics din po ang ating FB. At meron din tayong FB group, Manila ALBS Breeders Philippines, pwede po kayo mag-join doon. At meron din tayong FB page, Ren Ibonatics at Manila ALBS Breeders Philippines. At meron din tayong Instagram, Ren Ibonatics. At meron din tayong Twitter, Ren Ibonatics. So pwede nyo po akong i-add lahat doon at pwede po kayong makipag kung meron kayong mga gustong katanungan or ano, pwede nyo po akong i-PM, i-message nyo lang po ako at right away sasagot po ako sa mga tanong ninyo. Meron kayong gustong i-clarify or mga
gustong i-share, pwede nyo po akong sabihan o pwede nyo po akong usapin. Okay, maraming salamat. God bless. Ingat po tayong lahat.